Welcome back to my channel! Talagang I really missed a lot of practice time simula nung nasira yung target catch box ko. Kasi sabi, matibay daw yun eh. It came from an online store na kilala from China. Siguro marami nakakakilala noon, but I will not tell you the name na lang ng store. Pero sabi, it's durable. Meron pang ang picture na nakatayo yung tao dun sa catch box. Kaya lang yun, siguro just 2-3 weeks, sira na agad. Meron ako isa pang target catch box which I used last time nung nireview ko yung S-Robin. Unfortunately, I don't like the size nung barrel. Dun sa hindi nakakaalam, I am claustrophobic. Kaya pagka medyo maliit yung target ko, I lose confidence, no? Nawawala yung focus ko at hindi maganda ang nagiging result. Because of that, I decided gagawa ako malaking barrel. Wow. Na gagawin nating catch box. So, DIY. Kaya lang, alam nyo naman, marami ng masasakit. So, natsyempo, we have a renovation. No? Andito si Sir Nestor Pascua. Magaling po yun na craftsman. He's a carpenter at gagawa siya rito. So, sasamantalahin na natin. We will be making a barrel catch box, no? Yung kulay blue na drum. So, ang materials na kailangan lang natin basically is, of course, the barrel. Then, we need to have a cloth para sa backstop, no? Yung para humigil dun sa mga projectile. And then, some tube bands para kabit natin dun yung backstop. At the same time, dun na rin natin ilalagay yung target. So, we also need a target for that. And preferably, siguro, para ma-elevate natin, we also need to have a base or a stand para pagpapatungan natin dun sa barrel para tama ang height ng ating target. For the tools, papakiusapan na lang natin si Sir Nestor the Carpenter. Okay, so ready na tayo. Ito yung barrel. First, we mark where we will cut the opening doon sa barrel. And then, markahan na rin natin yung mga bubutasan natin para sa hanging targets at sa cloth na backstop. So, feeling knowledgeable eh. Medyo nahihirapan akong diretsuhin kaya I used a masking tape para mamarkahan natin yung linya. Kasi yung metal ruler, hindi nagpo-form dun sa korte ng barrel. So, ayan. Parang tunay. Ang galing. May panginig-nginig pa yung kamay. Tomorrow. Next day na tayo. Pinakita ko na kay Sir Nestor. Ang galing! Pinagtatanggal ang aking markings. At siya ang gumawa. Pili-pilipit daw po pala ang gawa ko. Pati yung marking ng holes, binago niya. So, ayan na po. We will be cutting and drilling para maumpisahan na ang paglalagay ng ating targets. So, ang bilis lang pagka may mga tools kayo eh, no? Kaya lang, talaga hindi na kaya ng kamay ko yan. So, now, we will be cutting the wires para sa sabitan ng target and sabitan ng ating magiging backstop. So, maraming wires yan. I'm using a titanium wire na class, no?
So I put it in the hole na na-drill and nilagyan ko lang ng konting bilog para meron siyang masasabitan pagka nilako na ng husto. Lagyan natin ng tape yung mga alambre at baka masaktan tayo. So, we prepared the tube bands. Yan ang gagamitin natin para sa pagsabit ng cloth backstop. Okay, just cut the ends. Then, nilagyan ko ng alambre para mas madali nating ma-shoot sa butas. After stretching sa tamang size, i-lock natin ng ordinaryong nut and that's it. Dito na tayo ngayon sa ating cloth backstop. Okay, eto na, tapos na ang ating target catchback. Sinamantala na natin si Sir Nestor dahil meron tayong mga ekstrang kahoy. Nagpagawa na rin tayo ng patungan. Thank you, Sir Nestor. Pasensya ka na sa akin at talagang masasakit ang mga daliri ko. Anyway, eto na po ang barrel. Meron tayong tatlong sabitan ng targets and we already have a cloth na magiging backstop ng ating mga projectile. So, nakagawa na rin tayo. We can start practicing now. Natapos na natin ang ating DIY catchbox. Excited na akong gamitin. So, ang iniisip ko na lang is anong slingshot ang gagamitin ko rito. By the way, pasensya na kayo sa buhok ko ha. Medyo hindi ako nakakapagpagupit eh. Humahaba na yung buhok ko sa ilong. Lockdown kasi. Kaya mukha na akong tinitipos dito. Pero anyway, pogi pa rin naman tayo. Oh, yeah. Ang ating slingshot na gagamitin, no, nagkataon naman na may nagbigay sa akin, no, ng isang slingshot asking me if I can try it. This is the slingshot. Ang may gawa is si Sir Lacan Valeros. He is more known sa slingshot community as Lacan D'Angelo, no? Ang slingshot is made of skateboard deck and based on the maker, this is his original design. So, very handy. No, napakaganda. Ang maker niya, si Sir Lacan D'Angelo, has been making slingshots as a hobby. Simula bata pa siya. He's making slingshot from natural materials. Yung mga sanga ng kahoy, etc. Pero, nung around 2018, no, he started experimenting. Gumamit na siya ng ibang materials such as PVC, yung acrylic, and yun nga, is the skateboard deck. Nagko-compete din si Sir Lacan. He started competing around 2018. Siguro around 4 competitions from 2018 until natigil because of the pandemic. He won 2nd place, if I'm not mistaken, in the natural category during the Marikina League last 2019. Ang maganda sa kanila, no? They have very limited tools, pero they can create, no? He only use basically his hand, his saw, Dremel, and yung kanyang pangliha or sandpaper. Biro mo yon na napakasimpleng mga gamit, napakakonti, pero they can make this kind of slingshots. Wow! The specs ng slingshot na to is ang height niya is 125 millimeters. Ang kanyang fork width, 100 millimeters. And ang fork tip niya is 30 millimeters. Very lightweight, no? Kaya pwedeng-pwedeng ipang EDC. Ang kanyang band attachment is wrap and tuck method. So, sabi ko nga, very excited na akong testingin yung ating DIY catchbox. And testingin na rin natin to. So, umpisa na natin.
Okay. Medyo pinawisan ako doon. Final thoughts. Skateboard deck. Very ano naman, it's a superb material for a board cut, no? Very light, rigid, and strong. Very strong siya. Napakaliit, napakagaan, so it's very good for EDC. And I am greatly, talagang ano no, very amazed ako sa mga makers na to. Kasi their perseverance, enthusiasm, and dedication sa craft. Matindi. Kasi the quality na naigagawa nila based dun sa very limited na tools and equipment nila, talagang bilib na bilib ako. I strongly recommend that we give a chance dun sa mga local makers natin. Marami po sila. Medyo mga mahihiyain lang eh. Especially those na new sa craft na ito. This way, we will not only propagate our beloved sport, but we also help the new generation to have a strong devotion para sa craft na to and sa sports na slingshot. So, I really hope that we give this new blood a chance. Alright. So, before we end this video, shout out muna tayo! Shout out to Sir Darren Van Boren from Caloocan and sa ating suki, si Mr. Junicio Jing Hulaton. And also, kung may kailangan kayong mga banset and marbles, si Sir Arnel Marimla ang ating kailangan kontakin. And eto very special sa akin, yung mga supplier ko sa mga bisyo ko, no? Yung mga yung mga makers natin, no? Si Master Radek JB Bailon and si Sir Bert Lingat. Sama mo na dyan si Sir Al, no? Wawarningan ko lang po kayo, huh? Galit na sa inyo, misis ko. joke lang. Napakagaganda po ng mga gawa nila, yung mga creations nila. And idol ko talaga sila dahil tumutulong sila dun sa mga sinasabi kong mga baguhan ng mga makers. They guide them. So please, again, support natin sila. Finally, I would like to announce na napa-oo na niya ako. Kung natatandaan nyo, last video ko, may nag-o-offer sa akin. Pero hindi naman po indecent proposal yon. Ang proposal niya is for me to be a reseller of his products. So, tinanggap ko na po. Please check out Saltik Makati. I am selling Sniper Sling products. Wow! And also yung iba pa rin nating mga products na for slingshots. So, check it out. Here is the link. Ito pala. Ano ba? Bahala na kayo. Hanapin nyo na lang dito sa ating screen. O kaya, para sigurado, tingnan nyo na lang din po sa ating description. So, that ends our video for today. Alam nyo na, dun sa mga nagustuhan ng aking presentation, please click like button and share nyo na rin po. Dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, click nyo na po yung subscribe button. Then, click the bell icon para updated kayo. Alam nyo na, yung mga ano natin ngayon, mga chismis-chismis, updated kayo nun. So, click the bell button. Okay? Thank you!